Hi mga karagarag, welcome back to my vlog. Isang magandang umaga sa inyong lahat mula dito sa Doha, Qatar. At ito na ang mga latest ganap ngayon na pinag-uusapan ng mga beauty pageant lovers sa social media. So unahin natin ang pagiging gentleman daw ni Angkor, dahil nga sa video na nakita niyo mga karagarag na kung saan nakita dyan ang puting bugan, kung sa Tagalog pa, nakita kasi yung puting singit ni Infra mga karagarag sa yung sa crown reveal ng Miss Grand International Thailand 2023. At nakita naman natin sa video kung paano tinakpan ni Angkor, diba? Kasi nga sobrang revealing naman kasi yung paslit ni ni Infa bitaw sa kanyang paggaw na to. Pero in fairness, puti dyan kayo siyang bugan mga karagarag, matasa na old si kuragan na lagong o bugan. So yun nga mga karagarag, at na-impress ang mga beauty pageant lovers na mga chismosa sa social media sa ginawang action ni Angkor, di ba? Talaga namang sumilip siya. Oy, mapag-usapan tong beauty queen ko. Di ba? At sabi nga nila, puntos point daw ito ni Angkor, dahil sa kabila ng pagiging pagiging cooking show master, may daw talaga kabutihan daw sa pagkatao ni Angkor, na ayaw niyang ipahiya yung kandidata niya sa sitwasyon na yon na nakita ang puting buga ni Infa. Para naman sa aking mga karagarag, normal lang talaga na gawin yun ng isang lalaki, di ba? Pag makita mo yung katabi mo na nakita yung hindi dapat makita, syempre naman talaga tatakpan. Pero in fairness naman sa ginawa ni Angkor, thumbs up. Yun lang yung magiging reaction ko mga karagarag. So at ito pa mga karagarag, so tapos na tayo sa Thailand. Babalik tayo ngayon sa bansang sinilangan natin sa Pilipinas, dahil nga may ganap ang mga kandidata sa Miss Universe Philippines 2023 na minikapan bitaw sila. At nakita nyo naman dyan sa video, di ba, yung mga pa-glam look na mga kandidata sa kanilang pa-makeup, na kung saan may mga kandidata talaga para sa akin na nag-stand out. Pipili lang ako ng tatlo mga karagaraga. Kayo nang bahala kung sino din yung choices ninyo. Pagkaiba-iba tayo dito ng pananaw, paniniwala at paninindigan, magrespetuhan na lang tayo. So base sa mga pag-glam makeup na nakita ko sa mga kandidata, isa sa mga paborito ko na mga pa-makeup na to mga karagaraga, walang iba kay Buhol. Gusto ko yung pa-eyeshadow ni Pauline. Ang ganda. Talagang ganda ng mata niya dito mga karagarag. Kung mag-model si Pauline sa eyeshadow, bibili ako, kasi klaro yung pag-blend to sa kanyang eyeshadow, ang ganda rin ng kulay, bagay sa kanyang mata. So, isa si Pauline na nagustuhan ko sa pa-makeup na to na pinost nga nila sa social media. At next na nagustuhan ko mga karagarag, walang iba, si Dakanay. Gusto ko talaga yung posing ni Dakanay. Kung mag-model si Dakanay sa lipstick, mapabili talaga ako, kasi ang ganda ng pagka-makeup sa kanya. At sino pa ba yung isa ko nagustuhan? Walang iba, o si Agusan. Kung mag-model ni si Agusan sa kanabitang dire ba, unsa ko yung ngalan, yung sa atay mga kuragan, hindi man dyan ka makabuguan dyan din mo dahil, kanabitang mga lipstick, mga lip gloss, mapapili talaga ako. Gandang natural kayo ang pa-makeup ni Dakanay, ni Agusan mga karag-karag, di ba? Makita naman natin na, very mamahalin kayo ang beauty ni Agusan dito. Kaya sila yung tatlo na nagustuhan ko sa pa-makeup, pa-makeup na to ng Miss Universe Philippines 2023. Ewan ko sa inyo mga karagarag kung sino yung paborito ninyo na top 3 or top 5. Singay tayo sa comment section mga karagarag. At kung bago ka pa lang sa channel ko at kung mahilig ka sa pang-pagod vibes na reaction video sa beauty pageant, don't forget to like and subscribe my channel, Kurgan Karag, ang babaeng lagi nagkarag-karag. And see you in my next vlog. Bye-bye!